Kung ikaw ay nagbabalak bumili ng isang property as investment pero sa murang halaga lang at safe ka pa kasi titulado o kaya may titulo, isang paraan ay pagbili ng bank-acquired property. Mas safe naman kasi o kaya iwas scam kapag may titulo ang isang property na bibilhin mo. So in this video, gusto ko lang i-share kung paano ako nakapag-invest ng vacant lot below 100k o kaya 92,500 lamang way back 2021. Mura lang naman pero pinaghirapan ko pa rin ang investment na ito. So yung agent ko ay nirefer lang ng isang kaibigan. Nag-actual visit ako or kami ng kasama ko. At ako naman nagbayad ako online at yung kasama ko ay binayaran niya through Union Bank or over the counter. So kung interested ka, pwede ka namang mag-research sa mga official websites ng banks or pag-ibig. In my case, BSP acquired property ang binili ko. So for example, punta lang sa official website ng BSP acquired properties o kaya BSP acquired assets. Click lang natin tong properties for negotiated sale. And then, ito na yung lalabas. So, dito ka lang mag-search. Dito sa nakabox na blue. So, yung sa akin, residential siya, then vacant lot. Meron pa naman dito yung ibang choices. Pwede house and lot, condominium, townhouse, apartment, or others. So, ayan. Nationwide naman siya. So, pwede ko yan mag-research. Depende sa location nyo kung saan kayo mas malapit. Ayan. Kapag nakapili na tayo dito sa ilang categories, kahit hindi naman kumpletuhin, so pwede na natin i-click yung search icon or search bar. So yung natira na lang pala doon sa amin is isa na lang na 37 SQM. Pitong lots na lang yung natitira na for sale. Maybe yung mga natira nito is hindi na maganda yung location. So yung location ng nabili namin is medyo okay naman siya kasi malapit lang din naman siya sa okay, mga 3 minutes lang mula doon sa entrance. So kung gusto mong makita yung other details ng property, pwede mo tong i-click itong nasa itong arrow dito sa left side. Ayan. Nandiyan nakalagay yung property account number, property category, classification, yung address, title number, and then yung lot area, and then pati yung selling price. Nakalagay naman dito na yung iba ay may discount down na 5% to 30% based on selected properties. Yung sa amin, wala namang discount yun. So, ito pala yung principal price na binayaran. So, ang tanong, kung ang pag-transfer ba na yung title ay shinolder ni buyer. So, usually yung iba, yung mga owners o kaya developers, yung nagpa-process nung title transfer. Pero kay BSP, hindi sila yung nagpa-process. So, si buyer na yung nag-process. Pati yung nagbayad ng capital gains tax o kaya yung CGT. Piliin nyo din pala yung mas malapit yung location sa inyo para in case kayo din ang magsushoulder ng process or title transfer, hindi kayo masyadong magagastusan sa pamasahe o kaya sa gasolina. Marami pa naman diyang pilian sa mga ibang lugar. So, search nyo lang doon sa search property icon. Then, kung may other inquiries kayo, pwede kayo mag-direct email o kaya pwede kayo mag-direct email sa acquiredassets@bsp.gov.ph o kaya tumawag sa kanilang official hotline. Pwede din kayo magtanong kung may pwede silang ma-refer na agent sa'yo. So, yun lang. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section at susubukan kong sagutin. Yun lang. Thank you for watching.